araw mga idol. So ngayong hapon, mag-unbox muna tayo ng Element Titan. Wow! Stickers kasama. So mga idol, itong box comes with ito, owner's manual. So itong ating unit pala ay Element Titan 5-25 modification, okay. 56. So ano siya, naka Mrad region. So yung kanyang crosshair ay, kung makikita nyo, ay clean, malinis, hindi siya Christmas tree. So bakit Milray dyan? So isa ko kasing scope ay naka MOA, minutes of engine. So this time gusto ko naman subukan ang Milray dyan, kasi later on sa mga susunod na episode ating pag-aaralan kung paano gamitin itong scope na to sa pagkuha ng range. Distance siya ito. Hindi ka na gumamit ng range finder, makukuha natin ang distansya ng ating object. So, meron po siyang kasamang Allen key at wedge key. Yes. Batteries, kasi itong unit na to ay illuminated, meron siya, pwede mo siyang pailawin siyang illumination. Ang ating unit ay comes with a lifetime warranty. Dito rin sa kanyang barcode, kung gusto mong makita yung videos niya sa YouTube, mga features niya. So it comes with a itong mga idol, no? Napakabino. And then, yung kanyang parallax. And dito pala yung kanyang illumination. So, bubuksan mo lang ito. Ito mga inikakarga yung batteries. Yan. Ito. Kakarga yung ito. So, yung kanyang meron siyang 1, 2, 3. So, kung makikita nyo, hanggang 6 no, yung liwanag ng kanyang illumination. Ito yung number sheet. Ito naman yung kanyang windage. So ito yung kanyang windage. So, naririnig niya yung click, no? Napaka-crips. Yan.
naman yung kanyang at ang maganda dito mga lods ay meron siyang zero stop, so bubuksan mo lang ito, no? Nandun yung kanyang zero stop. Ito, so kaya mo siyang buksan ng kamay, no? Hand tight. Okay, so yan, natanggal ko na yung cap. So dahil hindi pa natin siya nasi-zero, nasa factory zero pa lang siya, no? So ito, i-adjust natin tong kanyang zero stop pag nai-zero na natin sa ating replay. For, ang purpose ko lang ay gusto kong makita ninyo ang itsura ng kanyang zero stop. So para ma-adjust mo to, luluwagan mo yung Allen key and then yung dulo dito or tingga dito kailangan palaging nasa right side. Halimbawa, na-zero mo na yung scope sa ganyang, ang gagawin mo na lang, luluwagan mo to, itong ring na to, and then ilalagay mo siya. Well anyway, sa ating mga susunod na videos, i-demonstrate natin, actual, pagkatapos na na-zero yung unit na. So, what's in the box, mga kabisyo? So, and then liban dyan yung cup cup para yeah. Subukan natin lagyan sa chain. So ayan, mga lods, so kung gagamitin mo na siya, wow, nakaka-mount po siya sa rifle. Ito sa kanyang magnification ring, mga lods, no? Kung mapapansin nyo, meron dito kalagyan, so meron siya kasama control lever. Gamit nitong throw lever para mas mabilis mo siyang din. Ayan. Ayan mga lods, para mas madaling pihitin, no? Ang magnification ring. Dito sa kanyang windage elevation tsaka sa windage turret, sorry, windage turret and elevation turret, no, hindi kagaya ng iba na iangat mo pa, ito diretso na, no, diretso mo nang pipihitin. So dinig na dinig mo yung nagitik. So, ano pang laman ng box? So, I think that's it. Yung laman ng box. So, ating alamin naman ang kanyang specs. Ano ba ang kanyang specs? So, hawak ko ang specs. So, magnification range niya is 5 to 25. Tube diameter. So, ang tube diameter niya ito is 34, no? 4 millimeters, ang kanyang objective lens ay 56 millimeter. Ang kanyang exit pupil ay 11.2 to 2.1 mm. Ang kanyang eye relief 3.74 to 3.54.
So ang kanyang field of view at 100 yards ay 8.24 to 1.64 meters. Sorry. So click value nga pala. So kung makikita nyo dito, ang per click, ang katumbas ay 1:10 Mrad, no? 1:10 Mrad. Ang kanyang elevation adjustment range, ang maaabot niya ay 26.2. So napakalayo. Mataas pababa. 26.2 Mrad. Eh ang isang click ay 1 over 10. So maraming pihit ka niyan. Malayo ang mararating niya. Ang kanyang windage elevation range ay 14.5. Dito. So ang kanyang minimum parallax, nagsisimula siya sa 15 meters. And dito makikita nyo from 15. Yan, sunod-sunod na yan hanggang 500. No? So, it doesn't mean necessary na 500 ang maabot ng paningin. No? Kaya pa niya to kahit 1,000 meters. Doon niya sa mga review sa YouTube, 750 meters, nakakatama pa. Natatamaan pa yung target. So, ang total na haba ng scope ay 385 mm, at ang kanyang bigat ay 1105 grams. Yan, medyo mabigat. So, halos sobra sa 1 kilo. No? Bakit siya mabigat? Kasi fully loaded na siya. No? Marami siyang lens sa loob. High-tech. Malaki yung tubo. Ang purpose kasi, mga idol, kaya malaki yung tubo. Malaki yung kanyang objective lens para yung liwanag, no? Maluwag yung dadaanan ng liwanag para pagsilip natin ay napakaliwanag ang ating makikita. So, isa yan sa mga dahilan kung bakit pinalaki yung kanyang diameter. So, mga lods, so ito ang kanyang itong itsura sa loob. Yan. Itsura ng kanyang reticle. Okay, so napakalinis, no? Hindi kagaya ng ibang reticle na Christmas tree. Ito, napakalinis. So makikita mo lang ang mga guhit na nag-represent ng mil region. So sabi dito sa manual, no, APR ang kanyang model name. Ang ibig sabihin ay all purpose reticle. So mga lods, sa mga nagtatanong, gusto magtanong kung magkano itong element, so ipa-price reveal natin. So itong hawak ko ngayon, Element Titan, ay nagkakalaga ng 50,600 pesos. So inuulit ko po, 50,600 pesos. Pero binili ko ito nung gun show sa Mega Mall, so naka-discount pa ako ng 10%. So kung gustong magtanong, mag-PM na lang kayo saan ko nabili, at I will be happy to reply your inquiries. Sunod na episode, ating i-full review, no? Ating ikakapit sa ating rifle. So, meron ako dyan RTI Freeze, no? Na bago pa. Wala pang accessories, wala pa siyang alit-alit. So samahan niyo ako sa aking paglalakbay sa mundo ng airgun, sa mundo ng air rifle. So sa ating channel, iba't ibang klase ng
air rifle, escopeta, scope ang ating i-feature, ay ang ating i-review para sa kalaman nating lahat. Hanggang dito na lang mga lods, magandang hapon.